Hello everyone! My name is Ed, sa ngayong kaamats, na laging may top-up, gano'n. So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at syempre, mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga ganap sa buhay. So anyway, I would just want like to, ano daw, ng English na naman kasi tayo, hindi na tayo magaling yan. So anyway, gusto ko lang i-flex ang aking bagong hairdo dahil bago ko naman tayo, yung kagabi, hindi ko lang siya na-vlog kasi biglaan ang pag-revan. By the way, hindi pa ito bayad. Utang to kay Sir Aaron. Kasi nagpa-revan siya. So, para isang abala doon sa mga i-revan, sumabot natin ang lolo niya. Since wala pa tayong pambayad, is siya na muna nag-bayad at utang niya. So, speaking of utang, alam ko na marami sa ating mga tao, especially we Filipina, people of the Philippines, ay may mga utang. Diba? So, siguro, walang taong hindi nagkakautang or walang taong walang utang. So, in this vlog, pag-uusapan natin ang konsepto ng utang, kung paano tayo nagkaroon ng madaming utang, bakit ang hirap magbayad ng utang, everything about the concept of utang. So, kung excited ka na, makinig, at manood sa aking video, please keep on watching. So, intro! Pasok! So before I start my video, gusto ko lang sabihin sa mga manonood na medyo maingay yung ating background kasi yung ating kwarto dito sa ating boarding house ay kalapit na National Highway. So therefore, I conclude na maraming dadaan habang nabibisyo tayo. But anyway, it's not about the sound, it's about yung sasabihin ko. Ayan. So sabi ko nga sa title, pag-uusapan natin yung konsepto ng utang. So, bakit may maraming mga tao ang nababaon sa utang? Bakit may mga tao na hindi nakakapagbayad ng utang? At bakit tayo nababaon sa utang? So, without further ado, let's start my vlog. So, first of all, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng utang or ano ba ang kahulugan ng salitang utang. Pag sinabi natin utang, ito yung isang bagay na umihiram tayo ng salapi o ng pera sa isang tao at nangangako ibabalik natin sa particular na araw ng atin na pagkasunduan. So, balik data po at sa hirap ng buhay ngayon, lalo ng pandemya, marami talagang mga Pilipino ang hindi naiwasan ang magkaroon ng utang. Actually, sa akin na lang, as an example, siguro ako yung isa sa mga tao na nabubuhay sa utang. Actually, sabi ko noon sa sarili ko, kapag naging teacher ako, magkaroon ako ng maraming pera. Kasi diba nga, medyo malaki or hindi naman malaki yung sahod ng teacher. Pero at least, it's enough to support your needs. Pero dahil nga ang mga teacher ay talagang sumasahod sila every month. So kami, karaniwan yung target ng mga loan. Ayan, so kaya talaga masasabi ko as a teacher at maraming mga teacher ang nabaon sa loan kasi nga nainganyo sila mag-loan nung bago sila kasi virgin pa, kanilang payslip. So ang sarap mag-loan kasi sa isang iklab ay makakakuha ka ng ganung kahalaking pera tapos pwede mong mabili yung mga gamit, na gusto mo, yung mga bagay na gusto mo, pwede ka nakagawa ng bahay and everything. So yun yung naging reason or naging grounds kung bakit naingayin nyo ako na mag-loan. So, na hindi ko na-expect sa sarili ko na mababaon ako sa utang hanggang sa yung payslip ko ay ma-reach na lang yung maximum na sahod ng teacher. So, kung magkano yon, bahala na kayo mag-google, hindi ko na sasabihin. Pero, ganoon na lang yung sinasahod ko kasi nga, marami na ako mga obligation patating sa utang. So, yun ay sa lending institution pa lang. Bukod pa yung mga utang ko sa labas, sa mga tao and everything. So, kung tutuusin, halos kulang-kulang 1 million na ang utang ko kasama na lahat ng mga nalimutang ko. Pero kulang-kulang 1 million pesos na utang ko. So imagine, ganun kalaki ang utang ko bilang isang individual. At hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Kasi wala naman ako ganun kalaking income per month.
Pero nakakaraos naman tayo kasi nga salary reduction, tapos may mga racket tayo and everything. That's why naisipan ko mag-vlog actually kasi nga naisip ko na kapag nag-boom yung video ko, kapag maraming nanood sa video ko, may salary reduction ka, pwede kong mabawasan yung mga utang ko. So yun po ang kalagayan ko ngayon mga ka-amads, na sobrang laki din ng utang ko. So bakit ko nga ba na open up sa inyo ito? Kasi because lately, may mga scenario sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Na minsan talaga, hindi naman masama ang mangutang, di ba? As long as kaya mong bayaran, as long as may pambayad ka. Pero minsan kasi, dumadating din yung hindi inaasahang pagkakataon na kahit gusto natin magbayad sa pinagkakautangan natin, wala tayong capabilities na bayaran ito kasi nga sobrang lit na ng ating mundo. Kasi wala na tayong sinasahod, so ang hirap magpay sa mga taong pinagkakautangan natin. At patuloy siya dumadami. Diba? So, in this video, gusto ko sabihin sa inyo na para maiwasan natin yung pangungutang at hindi tayo mabaon sa utang, dapat matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Huwag tayo magpadalos-dalos, huwag tayo magpaingganyo sa ating kapaligiran. Hindi worth it, nag-loan sa ganito, nautang sa ganito, uutang ka na din. Make sure na kapag talaga mangungutang tayo, ito yung emergency, kailangan na kailangan, at talagang kailangan naman talaga siya. Yun yung natutunan ko mga ka-amads. Dapat, bago tayo mangutang sa isang tao or sa isang lending institution, kailangan isipin mong mabuti, alamin mo muna sa sarili mo kung bakit ka mangutang. Diba? Kasi talagang ang dami natin mga commitment, ang dami natin bayaran, so hindi natin alam kung magka-cash pa ba yung mga sinasahod natin and everything. Tapos, na-realize ko din kasi na huwag tayo mag-loan sa mga online app kasi marami doon mga paraan kung paano sila maningin, very harsh at sobrang mapapahiya tayo. So mas maganda sa tao na lang, pero make sure na kapag sa tao tayo ng utang, mababayaran natin sila kasi syempre na hindi lang naman yung pera inutang mo kundi yung tiwala, hindi yung pagkatao mo. So, very risky talaga to kasi nga, marami nagkakasira pagdating sa pera, diba? Sabi nga, money is the root of all evil. So, dahil nga sa utang, marami nagkakaaway, marami nagkakapaba, nagkakasama ng loob. Pero, bilang mangungutang, diba? Sana unawain niyo din naman kami kasi wala rin kami pambayad. Pero anyway, responsibility naman namin na bayaran kayo. Pero alam ko na hindi din naman kami nakakatulog sa gabi. Kakaisip ko sa kami kukut-kut, kukuha ng pambayad sa inyo. Pero naniniwala ako na darating ang isang araw, darating ang panahon na magbago ang lahat at lahat ng pinagkakautangan natin is mababayaran natin. So actually, sa video din ito, dapat natin malaman na ang pangungutang huwag natin gawing hobby. Huwag natin siyang gawing gawain na mangutang tayo ng mangutang hanggang sa mamalayan natin na sobrang laki na pala ng utang natin. Kasi kapag nagkataon ganun, yung income mo, yung sahod mo, or yung salary mo, pambayad utang lang. Tapos kapag nakapagbayad ka ng utang, mag-iisip ka na naman kung saan ka kukuha ng pera. So I think, much better talaga na sa panahon ngayon ng pandemya, kailangan dumiskarte tayo, gumawa tayo ng paraan sa ating sariling kagustuhan kung paano tayo makakasurvive at kung paano tayo makakaiwan sa pangungutang. Kasi walang masama sa pangungutang kasi it's a good way to provide yung mga bagay na wala tayo kasi nga nangutang tayo. Pero kaya lang ito nagiging masama kasi minsan, ang lalaki ng interest nila, at the same time, ay ginagawa na natin siya na happy. So kapag naging happy na natin ito, at napapaligiran na tayo ng ating mga utang, ang hirap gumalaw, sobra, aminado ako yan. At yung nag-iisip ka kung kasi na mautangan mo,
Tapos, minsan kapag yung ina-expect mo na makakutang sa'yo, hindi ka napakutang, diba? Nakakasama ng loob kasi siya nga yung ina-expect mo na magpapautang sa'yo pero hindi ka natulungan. But anyway, the bottom line talaga dito sa video ito is gusto ko ipaalala sa lahat, particular na sa akin, sariling ka na nasa natutulungan, na hindi dapat tayo mamutang ng sobra-sobra. Yung kaya lang nating bayaran, yung kaya lang natin ibalik. Kasi kapag nanulong tayo or na lunod tayo sa utang, ang hirap ng lumangoy, ang hirap na makaahon. At kapag nangyari ito, maaring masira ang ating buhay, maaring masira ang relasyon natin sa ating mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin. Kasi nga, yung utang na yan ay naging dahilan. So, sana sa video ito na aking natutunan or na aking ginawa ay meron kayong natutuhan at sana ay nag-enjoy kayo. So thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. My name is Eds, ang inyong kaamats, na lagi may top up. So bye! See you in my next vlog!